Good morning. Welcome back to our segment, Your Question, My Answer Portion. Okay, ngayong araw na ito, pag-usapan natin isa katanungan sa ating mga subscribers. Sabi niya, mabuhay ka, Attorney Batu. I really find your YouTube videos for real estate very informative and very clear how you explain the subject matter. Thank you very much po, Mr. Tony Manahan. At nakakataba ng puso yung kating ganitong mga klaseng papuri, no? At papasalamat, no? Thank you so much. So, ang gusto niya is, I want to request of you to discuss the difference between adjudication and extrajudicial settlement of estate. Thank you so much. Thank you too. And Tony, this video lecture is for you. Alright. Ang gagamitin po natin na guide or ang rule natin or ang batas natin dito, yung Rule 74 of the Rules of Court, Summary Settlement of Estate. Now, ang pag-Rules of Court po, ang gumawa po ng rules na ito is ang Supreme Court. They present several guidelines kung paano po tayo mag-settle ng estate ng deceased. At diretsahan na tayo, Tony. Sa tanong mo is that kapag may one heir po, isa lang ang heir, no? Surviving heir, ang gagawin natin yan is affidavit of self-adjudication. Kapag marami pong heirs, no? Ang gagawin po natin yan is deed of extrajudicial settlement of estate. Okay. Kakapagtuwa, no? Affidavit of self-adjudication. Nakala kasi ng iba, affidavit na. Sabi na, sir, dapat mura lang itong charge nito. 200 lang ito, form na dati. And bakit ang deed of extrajudicial settlement, sir, eh, mas mahal? Minimum kasi niyan, tarifa ng Davao City is 10,000 pesos, no? Preparation and notarization. Eh bakit pag affidavit of self-adjudication, ganun din ang presyo? Actually, isa lang yan sila eh. Settlement of estate lang yan. Isa lang yung heir, the affidavit of self-adjudication. Pero dun sa more than one heirs, deed of extrajudicial settlement of estate ang gagawin. Alright. Same lang nga siya. It is summary settlement of estate. Yan. Okay. Meron tayong mga definition of terms, ha? Number one definition of terms, estate. Ano ba ibig sabihin ng estate? Ito po yung property nung namatay. Yan. And ano po yung decedent? Ibig sabihin, ito po yung namatay na nang iwan ng property. Yan. And ano ibig sabihin ng settlement of estate? Ito na. Ang settlement of estate, ito yung proseso, no? Of placing in order, no? Ilagay mo in order ang estate nung namatay, yung property nung namatay, by determining and collating, no? Yung kunin at i-identify lahat ng mga properties of all his properties, his or her properties, no? Making sure that ang gagawin is all taxes are paid, estate taxes, real property taxes, and all government taxes that are paid, utang ay nabayaran, obligations are fulfilled. For example, yung namatay is may obligasyon siya na mag-execute ng deed of sale dahil mayroon silang contract to sell na siya ang nagbenta tapos installment payment ang gagawin nung nakabili, eh obligasyon niya maggawa ng deed of sale kung napuli paid, ipatay na siya. So, ibig sabihin, the heirs of the decedent must proceed kasi it is a transmissible right, no? And therefore, they must comply because that is an obligation. And the obligations must be fulfilled. Kaya kung part sa estate yung property na binenta at sa pangalan pa niya, eh dapat po ipatuloy ang pagbenta nun at ma-exclude siya doon sa tinatawag nating estate of the deceased. Okay? At pagkatapos niyan, nabayaran na yung taxes, utang sa mga creditors, obligations are fulfilled. Kung may natira po, yan po yung paghahatian ng mga heirs, no? It will be distributed whatever is remaining to the heirs either in cash or property. Kasi minsan property ang ma-distribute sa kanila, tapos kung hindi naman sila magkaintindihan kung paano pag divide ng property, pwede po 'yan siya i-pilad ng partition kung divisible property, piece of land, pwede paghati-hatian. Pero pag indivisible katulad ng may malaking bahay tapos lupa, eh paano nila paghatian yan? Di man pwede. So, bibenta yan. And that moment ibenta, yung proceeds, yung pera, is yun ang kanilang paghatian ng mga heirs. Okay? So, take note of that. Now, I'll give you an example, Mr. Tony Manahan. No? Okay. So, meron tayong couple at may
child sila, si Jane, si Joe, at saka si baby JJ. Okay. Well, basic talaga sa isang family, lalo na startup, is that makapundar sila ng bahay, may kotse, tapos may konting deposito sa bangko. Yan, ang kanilang naipundar. Now, due to unexpected event, unfortunate, unexpected, eh, namatay ito si John. Okay. So, ang naiwan si Jane at saka si baby JJ. Now, ito po yung properties na napundal nila. Ang total niya nito, ito ang buo. Yung green na yan, yan ang kabuuan ng properties nila. Okay. Now, ang tanong is that, paano i-divide ang whole estate ni John? Ano ba ang sagot natin? Kung ang sagot nyo po is divided by two sila, tama ka in a sense, pero mali in general. Una is that, ang first gagawin natin is that, i-determine natin yung kalahati ni John. Yan. Bakit? Kasi 50% of that property is owned by the wife na si Jane, the surviving wife. At the remaining 50% is owned by the deceased, yung decedent na si John. Diba? Conjugal property ito eh. Hati sila. 50-50. Okay. So, ibig sabihin po, ang pag-uusapan lang natin dito na estate po, na paghahatian ng ni Jane at saka ng anak niya, ito po, 50%. Ito yung ng estate ni John. Okay. So, yan lang paghahatian ng dalawang surviving heirs. One is the surviving wife and the other one is the surviving child. Kaya nga, ang mangyari nito, si Jane will get one share and the other one, si baby JJ, will get another share. Ibig sabihin, hati sila doon sa estate ng kanilang namatay na asawa at ama respectively. Okay. But aside from that, si Jane will have another 50%. Pero actually, kanya talaga ito. Kaya naririnig ninyo yung 50 plus 1, hindi po yun accurate actually. Kasi yung 50% kanya talaga yun. Tapos yung paghahatian, yung share na yun is one share siya together with the children. Kung may isa pang children, dalawa, tatlo, apat, tag-iisa lang silang share. Pantay po sila. Kaya lang, paglabas sa titulo, pagkatapos nila masettle ang estate, is lalabas doon na may 50 plus 1 share siya. Pero actually, yung 50% na yun, existing na yun, kanya yun. Yun yung kanyang conjugal share sa conjugal property, being the surviving spouse. Okay? So, take note of that. Ha? Huwag nang kalimutan. No? Basta ang mga heirs, pag surviving wife, tapos ang children, parehas na sila tagwa-one share. Kung may illegitimate child po, no? Yung anak po sa labas, is that they will own one half share of the legitimate. So, kung one share ang legitimate, one half share lang po equivalent ang kanyang pwedeng manahin or i-makuha due to the extra judicial settlement or settlement of estate. Alright, so yan po ang example natin. Mabilis ang example, no? And then, tandaan lang, meron tayong tinatawag na train law, no? And you have to pay the estate tax. Yan ang pinaka-basic pag mag-settle tayo ng estate. Yan pinaunang i-settle natin yung estate tax sa gobyerno. Kasi number one sila mangongolekta, no? You cannot do away with this. First sila priority among all the priorities itong government. Okay, taxes. And of course, remember, no, for debts 2017 pababa, 2016, 15, 14, and pababa, ang tax estate tax amnesty natin hanggang June 14, 2023 na lang. So, please avail of the tax amnesty kung kayo po napanood niyo ito ngayon at hindi pa kayo naka-settle ng estate ng mga yumao ninyong mahal sa buhay at ang debt nila is nahulog sa 2017 pababa, eh, you should avail of the tax amnesty para hindi na tayo babigatan at masettle na rin yung estate at totally magkakaroon na siya ng eternal rest in peace, di ba? Alright, and don't forget, meron tayong publication requirement. Ayan, 3 consecutive weeks yan, babayaran natin yan. Pag magawa na natin yung affidavit of self-adjudication, Tony, kapag one heir, or deed of extrajudicial settlement of estate kung maraming heirs, no?
kailangan din natin siya publish in newspaper of general circulation. Take note that gusto ko i-discuss sa inyo as an added discussion. Itong Rule 74, Section 4, no, ng Rules of Court. Section 4, liability of distributees and estate, meron siyang tinatawag na 2-year lien for creditors and omitted heir. Yan, kita niyo yung example niyan. Now, bakit ko siya gusto i-emphasize ito? Because pag lumabas na po yung title po, makikita ninyo sa titulo, maa-annotate yun. Katulad ng example natin, si surviving spouse Jane at saka si baby JJ. Malalagay doon po sa titulo is that Rule 74. This is subject to the provisions of Rule 74 under Section 4, liability of distributees and estate. And there is a 2-year lien wherein any omitted creditor or omitted heir, no, na hindi na settle ang utang doon sa creditor or hindi nasali na heir, meron po yan silang 2-year period to question the settlement. Now, kung hindi po sila na nasali o hindi nabayaran yung utang, pwede po sila mag-file ng claim against the estate. Ayan. Claim against the estate within 2 years po yan from the time of the inscription of the extrajudicial settlement. Okay. Now, ano po ba yung sabihin ng 2-year lien? Ito po yung parang charge upon the real or personal property for the satisfaction of some obligation under the law. Ano ba yung satisfaction or yung obligation under the law? Of course, bayaran mo dapat yung creditor at saka yung omitted heir or dapat isali sa hapmanahan. Yes, nangyayari ba ito? Yes, marami pong instances. Usually po yung mga banks, yung may mga credit cards na hindi nababayaran, they are actually creditors, unpaid creditors, no? Ang tawag sa kanila, unpaid creditor. So, they could file a claim against the estate. Kaya nga, meron tayong newspaper publication para pag mabasa ng mga unpaid creditors, namatay na pala si John. So, dapat mag-file tayo ng claim against his estate. Okay, file kayo ng claim against the estate because you are an unpaid creditor. Yun ang proper term, no? Unpaid creditor. Tapos, the other one, yung omitted heir. Hindi pala alam na meron pala siyang acknowledged illegitimate child, hindi nasali. And therefore, dapat kasama siya sa estate. Paano paghati nun at pag-distribute after, sabi ko nga, payment of the taxes, mga utang, at saka yung mga obligations na dapat i-fulfill nung estate ng deceased. Okay? So, ganyan yan. Now, that is why I always tell my clients kapag bumili sila ng property na may tatak na Rule 74, Section 4, is to exert additional extraordinary diligence, no, in determining who are all the heirs and if there are unpaid creditors. Kasi pag hindi nyo nag-exert ng extra due diligence, eh baka magkakaroon ng issue later on ng somebody who will claim na unpaid creditor at saka omitted heir. Kaya nga, when you buy a property with this annotation of Rule 74, Section 4, you are taking so much risk in buying properties within the 2-year period pa, no? Kaya nga, sabi ko, bagong bilihin, check nyo mabuti kung talaga bang ito na ba talaga ang heirs, wala ba itong mga utang and everything. Kasi marami na pong Supreme Court decisions which says that pwede pong ipa-cancel ang sale transaction by the buyer on the ground that there is an omitted heir or unpaid creditor. So, very careful po tayo. Although, along the way, pwede naman talaga mag-settle yan siya, but be very, very careful. Ngayon, kung meron namang atatak na Rule 74, Section 4, tapos nakita ninyo, nag-expire na yung 2 years period, yung lien, bago nyo po bilihin, number one po, ipa-cancel po ninyo yung annotation. Para pagbabili mo, you will be now considered as an innocent purchaser for value. Kung meron mang omitted heir at creditor, ang habol na lang po nila, yun pong nagbenta. At dun sila, bakit nabenta nyo na hindi kami nasali? Okay? So with respect to that, you will be considered now as an innocent purchaser for value. Yung pagbili mo ng property na yun, wala na to. Anyway, nakatanggap man sila ng money, then therefore, nakatanggap ng money, then doon po sisinglin ng unpaid creditor at yung omitted heir kung paano ang
share para sa kanya. Alright? So, I hope you learned something. Tony, I hope I answered your questions. Kung wala, just let me know and we'll try to add additional ano. So, ito pong gagawin natin, no? Mga quick answers to the questions of the subscribers. Ang dami pong mga subscribers and I really wanted to help you and I really wanted to talk to you and I really wanted to give my opinion, legal opinion on the questions that you propound. But, I would like to make a disclaimer na ito po opinion ko based lang po sa mga facts na gipresent ninyo. Okay? So, baka iba-ibang interpretasyon tayo pag hindi kompletong facts. So, with that, thank you, Sukran. Magandang araw po. See you again next time. Bye-bye.